Bala na po, kumusta na po kayo lahat? Panibagong araw, panibagong vlog. Oh, yan. Bali sa episode dito, ano po? Andito tayo sa Kaingin Extension. Ayan, kaya po ito yung open na open space pa. Yan. Siya ho si Kaingin. Ito extension, yan, open space pa po. Ang first na tinanim po natin dito, kalabasa. Oho, yan. Meron pa rin po mga ilang kalabasa ay hindi natuloy. Oh. Tapos po, meron na tayo mga naitanim na kamuting kahoy. Yan, oh. Straight sa panabi. Meron na rin po ilang nauna. Meron na rin po may mga sibulay. Yan. Kamuting kahoy po. Oh. Kamuting kahoy. Ito ho ay hindi ko na sa inyo na i-vlog. Oh. Minsan ho ay hindi na lahat makuhaan. Ay. Yan. Sa kalabasa. Ito na po ang ating kalabasa. Oh, meron na hong mga binote po yan. Yung ganyan ang style. Eh. Parang patisok na pataba. Pahaba. Ito ay hindi ko na sa inyo na ipakita ano po yung ilang mga partanta ng dito kundi si kalabasa laang. Oh. Ang plano po natin dito, ito ay may bangbang dyan sa gitna. Yan. May bangbang po yan dyan. Dami pa rin pong maninira. Oh. Talagang halos ubusin. Oh. Kahit mag-apply tayo ng ibang ano. Mag-apply tayo ho na mag-apply baga ng ano. Ng pang pesticide po. Yan, magaganda po naman ang kalabasa. Oh. Yan, mga binuti. Naikasal na rin po natin yan. Tapos ari po ay yung mga kamuti na galing kila Kainsan. Kung kayo ay naging update sa ating videos. Oh, mga ginawang videos. Noon hon tayo nanguha kay Nakainsan na nakahuli kami ng sawa. Ito na po yun. Yun ho ay pagkakuha ko, tinanim ko na agad. Ganito na ho ang nagresulta. Oh. Ngayon po naman sa episode na ito, magdadagdag tanim ulit tayo. Yan, bago naman. Kamuti pa rin po. At talaga hong nakakatuwa. Ito ho yung mga pagkakataon natin na ano eh. Kumbaga parang matuwa tayo kasi mahal yung farm gate nung ating itatanim. Pero yun no, minsan no, nadala na rin ako dun eh. Parang tukso tayo, magtanim tayo. Pero dapat talaga, ang timing na pagtatanim ay pagmura ang farm gate ng gulay. Kasi papunta siya sa pataas kaysa sa mahal ngayon, kagaya ho ng kamuti. Ang kamuti po ngayon, ang farm gate, 50 pesos per kilo. Yan, ang taas nun. Maganda mong presyo na po yun kasi umaabot siya ng 15 pesos lang per kilo. Ay di sa 50 times 3. May palabis pang 5 piso doon. Ayan, kaya ho ngayon tatanim tayo ng kamuti. Eh, bahala na po si Batman. Oh, yan. Ito ho yung mga galing kila Kainsan. No? Maliliit pa ang sibul niya. Oh. Pero para po namang papasa sa lupa. Kaya ho, tinry ko muna. Isang plot muna. Testing lang po ba natin kung papasok sa lupa. Kung tatanggapin ng halaman natin yung lupa. Kasi ito yung pala yan. Pero marami po naman tayong nakikita o napapagtanungan. Pwede talagang itanim ang kamuti sa palayan. Kaso tataasan lang natin talaga yung kanyang plot or kamyon. Yan, tinyo. May mga nangangain. No? Ito yung mga piste. Eh. Hmm. Pag ho, kayo ay backyard-backyard lang kahit hindi ho kayo maglagay ng pesticide sa kamuti. Oh, pisain nyo yung mga ya, katulad ho dito may namatay isa oh. Siguro huli pang ating gagawin dito. Yan oh, may mga nabuhay po oh. Ah, oh, ginawa na strainer, ginawa na sa laad. Oh. Ito ho ay yung galing kay Kainsan. Oh. Maganda na rin po. Oh. Hindi ko lang ho matandaan kung ilang days na.
Kasi ho, nung nakaraang buwan, lakas talaga ng tag-init. Oh, dito sa ating area. Kaya ito lang yung mga nakasurvive. Yung iba ho, nagkapatay. Katulad ho nito, nagkamatayan na. Yun, makaka-recover pa rin. Napakalit na usbong. Ngayon po naman ito, medyo tataas natin ng kaunti yung lupa, saka natin siya lagyan kasi yo, may mga ano pa tayo dito, yung ilang naitanim na kamote na ganito din. Siya po ang gagawin natin paminhian. Manghihingi pa rin po tayo pagka nagkataon, kailangan pa. Oh. Baling ho yung mga nauna po. Sa pagbubukid po, marami talaga tayong kalaban din. Eh, unang-una ay damo. Oho. Oh. Lampusan. Oh. Mga damo. Yan, kalaban ho talaga natin yan. Atin po muna, medyo papataasin ang lupa. Bago natin taniman. Ayan, ito ho. Taas natin. Kasi patag ulan ho ngayon. Bala, ang ginamit po natin pang hukay dito yung hand tractor. Oh, hindi na lang natin ipakita. Yun, ayos na po. Bala, andito po yung ating pananim mo. Yan, ito po. Yan po, hindi kadamihan. At sabi ko nga sa inyo ay pangpasimilyahan lang po. Oh.
Hindi naman kaya ito. Atin daw i-check. Wala, maliit. Basta yung kuhain lang po natin yung ayun, parang ito yung laman ah. Dito naglaman yan. Sus. Wala din. Sayang. Yun. Parang meron dito sa pula dito. Dami niya pinagkalasan. Maliliit, maugat. Wala tama na dito. Pananim na lang. Kaya pala ng kuko. Matalim. Ang tawag po dito, pasimilya. Pasimilyahan. Dami na rin tayo nakuha. Titira pa po natin iba para magsibul. Bale, ito po yung ating mga pananim na kamote. Ano po? Yan. Ngayon po, mayroon pa tayo ibang variety dito. Susubukan po natin. Ito po ating pinaparami palaang. Oh. Ito yung tawag dito sa variety na ito, tinarlak. Ang advantage po nito, na tinarlak na ito, hindi po gaano nabubulok ang puno ng kamote. Oh, ito yung pula na ito. Posible pa pong mabulok ang puno. Yun, ay di ariho ay paminhi ang kurin ay ating babawasan na. Aba, lalakas po pati oh. Kahit mga dulo-dulo lang. Kasi oh, ito yung bagong tanim natin. Oh. Iwan ko kung ano, bakit tinarlak ito siguro. Nagmula yung lahi niya sa tarlak. Sa amin po, sa barangay po namin, palagay ko wala pa pong ano nito. Wala pang variety nito. At gawa ho ng isang kamote pa po ang ano natin eh. Ang binhi po dito sa amin, ito lang. Mapira yung mga pantalbos. Ito yung palamanin. Pula, pulang dulo. Try natin to, tinarlak. Kung saan tayo kikita at kung saan tayo malulugi. Kasama ho talaga sa ano yung lugi ay. Maganda sana talaga kung lahat kita. Kapal na niya oh. Tapos ito pa. Napakalalaki.
Baka po siguro may 1 month old na to. Ating tinarlock na ito. Kilala po naman yung dahon. Kung sakaling magsama-sama. Bali ito pong binhi nito. Napulot ko po sa basurahan. Oh, sa tambakan ng basura. Sabi ko, oh, ito. Oh, tinarlock to. Siguro po ba ay ano, kung wala po kayong cuttings nito, yung pananim, pagka ho, kung anong gusto nyong kamote, kung anong, kung bumili kayo sa palengke, pwede nyo hong patubuin sa paso. Kumbaga, violet yung gusto nyong kamote, ilagay nyo hong sa paso yung laman. Oh. Tapos siya na yung magiging sibul niya, siya na yung magiging binhi. Oh, pwede po yun. Meron ho kasing iba't ibang ang kamote po, napakaraming variety. Yan, kukuntuhan ko po kayo habang tayo nagdaan. Merong violet, merong orange, merong dilaw, merong puti. Oho, pansinin nyo po ang ano. Merong kulay ubi po nito, yung violet talaga, violet ang laman. Pero kamote rin po, hindi pa po yun yung ubi ang purple. May dilaw, may orange. Ang kapal niya. Yan na po yung ating mga pananim mo. Binintong versus tinarlak. Oh. Tawag po na rin saan binintong ay. Binintong ay dito. Tinarlak ay dito. Mas maganda ho, mas madalang. Siguro kalahating ano, metro po yung ano niya, pagitan. Kulang-kulang ano po, kalahating metro po ang ating ano. Kalahating metro. Napakasimple lang po ng tanim ng kamuti. Kasabihan ng iba ay sa school po ba? Pag medyo wala po namang inaano, ano pinapatamaan, sasabi nangangamuti ka. Aba, ay ngayon po yung magkakamuti ay. Mga big time din. Kumbaga ay nangangamuti ka naman ay. Ay ngayon po ang mga ngamuti ay ano. Quality na rin, sa ayon sa kasabihan po ba? Oh.
Yan po, napakadali at napakasimpleng itanim ng kamuti. Oh. Wala pong problema yung mga dayamin na ito. Magiging pataba po yan. Yan po naman hindi na mabubuhay. Oh. Ito po yung traditional. Awang ko kung iba kung paano magtanim. Oh. Ito po yung pagtatanim natin. Ito yung minana pa natin. Yan, advice ko lang po, kung gusto nyo ay buhay bukid, ano po, yung mga nagbabalak sa buhay bukid, kailangan po ng pasensya, tiyaga, tsaka huwag mainip. Yun lang po, masasabi ko po sa inyo. Gawa ho ng araw-araw, kung dito kayo aasa po ba, wala pong mabilis ang papasok ng income. Oh, matagal pa po ang income. Kahit po sa pagbababuyan, talaga hintay tayo ng tamang panahon, yung 6 month. Yan. Kung po kayo may ibang trabaho at nagbabalak na po kayo pumunta na sa farming, kailangan mapaghanda nyo na yung 6 month na na gagastusin nyo po. Kumbaga, meron na kayong yung gagastusin nga na pang araw-araw. Opo, yan, nakaplano na rin dapat. Si Kabisprint po ay magaling mag-advise, pero minsan ay hindi ko rin po na-i-apply sa sarili ko po. Opo, aminado po ako, napakagaling kong mag-advise, hindi ko rin na-i-apply sa akin sarili. Napakasarap pong mag-ano sa bukid. Hawak natin ang oras. Pero kung tayo nalugi, sarili natin ang lugi natin. Tapos kung kumita tayo, sarili natin ang kita natin. Ano po? Yan po ang nagiging ng buhay bukid. Sarili, diskarte lahat. Ayun, salamat po sa inyo pagsama. Update ko na lang po kayo sa ating kamuti po. Oh. Yan na po yung ating mga kamuting tinanim. Ayun, kita ka lang po sa next episode. Salamat po sa walang sawa na suporta, panonood. Salamat po sa lahat ng pumasok ng comment section po natin. Oh. Yan, nababasa ko po naman. Ayun, dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Ano po, happy laang. Kita kit sa next episode. Kung di pa po subscribe sa aking channel, pa-subscribe na lang. Pa-click na lang po notification bell para maging updated po ko sa susunod ko pang videos. Happy lang. Bye.